Okay? Now, topic po ulit natin ngayon is Java Break and Java Continue. Now, si Java Break, nagamit na natin siya yung topic natin sa Java Switch. Okay? So, ginagamit si Break, halimbawa na meron kang instance, meron kang program na gumana, once na halimbawa na-execute yung program na yon or yung line of instance ng program na yon, automatic, si Break gagana. So, hindi na po mag-continue ulit yung program dun sa mga susunod na part once na halimbawa na-achieve niya kung ano yung sinasabi dun sa statement mo. Okay? Okay. Now, ginagamit din po si Java Break sa looping para po halimbawa, nagbibigay ka ng breakpoint. For example, halimbawa, di ba sa loop nga, for example, meron kang object na nag-i-start from 0, then ang pinaka-endpoint niya is 10, for example, tapos pag gumamit ka ng break, automatic po na kung halimbawa magbibigay ka ng base statement na halimbawa yung object mo is equal to 4, for example, automatic po nahihinto yung looping kapag na-achieve niya po yung dineclare mong base statement na equal to 4. Okay? Example. Gawa tayo ng isang Java class. Break statement. Break continue. Halimbawa, base natin dito yung example code natin. Okay? Dito, gumamit tayo ng for loops. Declare tayo ng for loops. Gumamit tayo ng for method. Int, type ng integers, type ng variable. Okay? So, ibig sabihin, integers, gagamit tayo ng object I equals to 0. So, meron tayong starting point ng loop. Na magsisimula yung loop natin, ang gamit nating object is I na mag-start from 0. Tapos, ang endpoint niya, ibig sabihin, hindi po siya lalagpas ng 10. Okay? Less than equal to 10 para sa kung 10. Okay? Hindi siya lalagpas ng less than equal to 10. Tapos, increment siya. Kasi I++. Nag-declare tayo ng I++. Tapos, sa baba po ng loop natin, ng for loops, meron tayong ginamit na if statement. Okay? If I is equal to 4, automatic po na magbe-break yung program. Okay? Tapos close nung program. Okay? Close nung statement dito sa taas, tapos kasama po itong baba. So ibig sabihin kasama po sa loop yung system print natin. Ito po. Okay? Na ang gagawin is ipiprint natin yung value ni I. Ano ba yung value ni I? Ang value ni I is from 0 less than equal to 10 increment na merong if statement na I is equal to 4. So, ang mangyayari po dyan, tapos meron siyang break. Okay? So, ang mangyayari dyan, once na halimbawa na makuha ni I, eto, halimbawa, ang value niya is from 0 to 10, increment, okay? Tapos, if I is equal to 4. Okay? So, ibig sabihin, ang value lang po ni I, eto po, lahat ng to. Itong buong expression na yan. So, ang mangyayari pong output, kung mapapansin nyo, 0, 1, 2, 3. So, hindi na siya umabot kay 4. Okay? Yun lang po yun. So, ibig sabihin, ito lang po yung data ni I. Yan lang po yung value niya. Kasi nagdalagay tayo ng if statement, then break. So, ibig sabihin, hanggang dun lang siya. Okay? Kasi na-achieve niya yung binibigay nating statement na I is equal to 4. Na ang value talaga ni I is from 0 to 10. Okay? So, meron siyang value na 10, si I. Pero nagbigay ka ng if statement na I is equal to 4, so automatic po na gumamit ka ng break method, i-stop yung maglo-loop mo dun sa binigay mo base statement na equal to 4. Okay? Tuloy tayo. Ang tanong. Okay? Now, Java continue naman. Halos magkaparehas lang sila ni break. Okay?
halos magkaparehas lang sila ni break, kaya lang doon sa function medyo nagkaiba. Ginagamit din po si continue sa while loop and for loops para po makontrol yung mismong looping. Example, okay, meron tayong gumamit tayo ng for method. So, ibig sabihin, declare tayo ng for loops int for integers I is equal to 0. Dito tayo mag-i-start. Then, I is less than to 10. Okay? Katulad din po kanina na ang value ni I is mag-i-start from 0 tapos less than to 10. Tapos, meron kang increment. So, ibig sabihin, mag-i-start tayo sa pinakamababang number habang bumababa yung number na yun is tumataas yung value. If, nagbigay ulit tayo ng if statement equal to 4 ulit si I. Okay? So, itong buong instance na to, itong block of codes na to, ito po yung magra-run dun sa loob ng for loops natin. Okay? Then, gumamit tayo ng continue. Instead na break po, continue naman yung gagamitin natin. Tapos, ang ipiprint po natin, okay, yung value ni I na nasa loob ng for loops. Ito po yung for loops. Wala dito hanggang dyan. Okay? So, ano yung magiging value? Kung makikita nyo dito, nag-start tayo from 0 hanggang 10. Hanggang 9. Okay? Kasi less than 10. Okay? Kung mapapansin nyo, wala yung number 4. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit? Kasi sa continue po, ang mangyayari dyan is, kung halimbawa yung sa break is mag-i-stop yung mismong program at hindi na magpo-progress. Okay? So, hindi na niya babanggitin yung iba pang value na meron sa value ng object natin. Sa continue naman, babanggitin niya lahat maliban sa doon sa statement na binigay mo. Kaya kung mapapansin niyo po, wala si 4. Okay? Kung halimbawa naman, 7 yung nilagay mo. Run natin. Kung mapapansin niyo dito, meron ng 4, 5, 6, 8, 9. Wala si 7. Okay? Ginagamit po si continue, halimbawa, tatanggalin niya yung number na binigay mo kung nag-if ka. Tapos depende na lang kung halimbawa may idadagdag ka pa dyan sa if statement mo. Magagamit ka pa ng else if. Okay? Depende po sa inyo kung ano yung mawawala dito sa for loops natin. Pero sinabi nga natin, for loops, automatic po na tuloy-tuloy pa rin yung paulit-ulit na process. Na kung ang halimbawa ang expression or statement mo is positive dun sa binigay mo, automatic po na mag-uulit siya. If, kapag gumamit ka ng if statement, okay, nagbigay ka ng halimbawa ng ng decision making dun sa program mo, automatic din po na mag-execute siya. Tapos, didepende din siya dun sa binigay mong for loops. Okay? Pero tuloy-tuloy pa rin yung loop natin. Wala pong pinagkaiba. Hindi din po siya titigil, depende dun sa statement na ibibigay mo. Okay? Ang loob ng for loops natin mula dito hanggang dito lang. Siyempre, dahil sa pinalabas natin yung value ni I, ito yung lumabas. Okay? Ang value ni I, itong buong to. Itong buong loop na to. Okay. Tuloy tayo. Sir. Po. Sir, ba't po ulit nawawala yung 7? Kasi nga po, yun po yung statement natin. Ulitin ko ulit ha. Ano ang value ni I? From 0 to 10. Less than 10. Okay, so hindi ka lalagpas ng 10. Yun yung value ni I. Increment siya. So, ang ordered niyan, from maliit, from mababang number, habang bumababa, pataas ng pataas yung value. So, 0 to 9. Ang nangyari kasi, naglagay tayo ng if statement. If daw, na ang value ni I is equal to 7, automatic, magra-run si continue. Okay, tuloy-tuloy lang yung program kasi ano ba yung loop natin? Di ba? Ang value ni I is from 0 to 10. Kaya lang nagbigay ka ng if statement na I is equal to 7. Tapos continue yung ginamit nating method. So, ang mangyayari dyan, magra-run pa rin yung program, i-output niya yung value ng I natin from 0 to 10. Less than 10. Okay? Kaya lang, ang problema, meron kang if statement. Imbis na hihinto halimbawa si program mo, yung loop mo sa 7, ang ginagawa niya is kinontinue niya hanggang doon sa pinaka-maximum na binigay mong value. Yun, 10. Less than 10. So, nangyari, hanggang 9, lumabas siya. Kasi less than 10.
Ang problema nga lang, may if statement ka na equal to 7, kaya ang nangyari, dun sa method mo na continue, nawala lang si 7. Pero kumontinue yung paglo-loop. Nakuha? Opo, sir. Opo, sir. Okay, good. Okay, yun lang po yun. Sa break naman, mag-i-stop siya, totally stop, kasi break. Okay, from the word break, stop. Okay, pag continue naman, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang dun sa makuha niya yung pinaka endpoint natin dun sa looping. Halimbawa, gawin natin 20. So, automatic po na hanggang 20 siya. 19, sorry. Okay, hanggang 19. Wala nga lang number 7. Okay? 6, 8, 9, hanggang 20. Hanggang 19. Okay, wala lang pong 7. Kasi yun lang po yun. May starting point tayo, meron tayong endpoint, gumamit tayo ng if statement, so meron decision making, okay, na mangyayari na once na halimbawa na pumunta siya sa 7, automatic po na magkukontinue hanggang dun sa endpoint na 20. Mawawala nga lang si 7. Kapag break naman yan, halimbawa, gawin natin break. Okay? Pag break naman ang ginamit mo, automatic na hanggang 6 lang siya. Hindi na tayo aabot kay 19. Kasi break yung ginamit natin. Kasi meron tayong if statement. Kahit sabihin mong mag-declare ka dito ng 100, once na halimbawa nag-declare ka dito na mag-i-stop yung program mo, doon sa within na dineclared mong number, doon sa loob ba, sa loob mismo nung pagitan ng zero, ng range from 0 to 20, kasi baka mamaya 25 yung dineclare mo, hindi talaga yung mag-i-stop kasi lagpas siya doon sa pinaka-value nung I mo. Okay? Siyempre, doon sa loob lang, between 0 to 20, kung ano talaga yung value ng I, tapos nag-declare ka ng if statement doon, doon lang siya hihinto. Nakuha po, yung break hinto. Pag continue, tuloy. Diba? Madaling usapan yan eh. Ay mo nang tuloy, break mo. Pag gusto mo tuloy, continue mo. Diba? Opo. Okay. Tuloy tayo. Dito, for loops yung example natin. Paano naman sa while loop? So, pwede po tayo, pwede na din natin i-apply si break and continue in while loop. Example. Okay? Halos parehas lang din. Pinalitan mo lang yung setup. Kasi kapag while loop, maliban sa for loop, sa for loops kasi diretsuhan na. Okay? So declare ka lang declare ng statement mo. Pwedeng isang object, pwedeng dalawang object, depende sa pagbuo mo. Sa while loop, okay? May gagawin muna siyang halimbawa na isang expression, tapos tuloy-tuloy na siya. For example, int equals to 0, starting point natin, while, start ng while loop, na I is less than to 10. So, katulad din po ng for loops, meron tayong starting, meron din tayong ending. Tapos, mula dito, okay, isang buong program na siya. Okay, ganyan na po. Tapos, ang mangyayari is ipiprint natin yung value ni I. Ano yung value ni I? From 0 to 10, less than 10. Then, increment, declare ulit tayo ng if statement na equal to 4, then break, automatic po na hanggang 4 lang din siya. 3. So, hindi na siya umabot ng 4. Okay? So, hindi na tayo tumuloy ulit sa 6, 7, 8, 9, 10 kasi gumamit tayo ng break. If continue naman yung gagamitin natin, okay, continue method in while loop, okay, parehas lang din po. Mawawala din si hindi. 0, 1. Mali yung hindi ka na namang gumana. Okay, ganun din yun. Mawawala din si 4. Okay? Parehas lang din po yun. Tapos, halimbawa naman. Halimbawa, pwede ba akong gumawa, sir, ng program na magkasama yung dalawa? Pwede po. For example, ayaw kong gagana na naman to. Tutuyo na naman si ano. At beams. Ah, kasi dalawa yung ano. Ay,
kukunan naman. Okay, ito wala si 4. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nawala si 4. Katulad din po sa while loop. Pati sa for loops, kapag gumamit ka ng continue, tuloy-tuloy lang. Okay? Halimbawa naman, gamitin natin si continue, si break, tapos si continue sa iisang program. Okay? Ayan si break, ito si continue. Sa iisang program. Now, paano siya? Run muna natin. Okay. Ang mangyayari dito, hahanapin niya yung mga add number doon sa ibibigay nating array. Okay? What is array? Array is an object with multiple variables. So, magde-declare tayo ng multiple variables sa loob ng isang object, yun yung po yung tinatawag nating array. Okay? Tapos ang gagawin niya, halimbawa, magbibigay tayo ng multiple variables sa isang object, puro numbers, hahanapin niya doon yung add number sa dineclare mo, then lahat ng even number, ipa-plus naman niya yung mga matitira. Okay? So, ang mangyayari dito, declare tayo ng int, types of integer, types of variables, so int for integers, numbers, tapos square brackets, so declaration tayo ng array, tapos yung pangalan ng object natin. Now, ang pangalan ng object natin dito is numbers na equal to, ito po yung mga different, ito po yung bar, ano niya, multiple variable. Okay, meron siyang 10, 23, 19, 34, 54, 23, 76, 39, 65, 24, 8, 0, 12, and 55. Yan po yung variables na nasa loob ni numbers. Okay? Okay. Tapos int sum is equal to 0 kasi gagamitin natin yan mamaya para doon sa even number natin. Okay? Na si sum daw is equal to 0. Tapos for loops. So automatic po na maglo-loop siya. Okay? Int starting point natin na I is equal to 0. Dito tayo magsisimula. Then I is less than the length of number. So ibig sabihin kung ilan yung variables nito hanggang doon po yung gagamitin natin. Okay? Kasi gumamit tayo ng dauntlet, kung ilan yung variables niya, yun yung bibilangin ni eto. Hanggang doon lang siya. Tapos increment, i++, so increment, start tayo sa pinakamababang number, habang bumababa, tumataas. Okay? Okay. Tapos if numbers, if, so nagbigay tayo ng decision making, if numbers I is less than to 0, ang magiging output niya is break statement because number is blank plus numbers I. Okay? Pag umabot na raw ng 0 si I, automatic na mapiprint tong line na to. Okay? Now then break. So ibig sabihin, stop na. Tapos ang mangyayari dyan, else if number I is divisible by 2 equals to 0. So ibig sabihin lahat daw ng divisible by 2. So ibig sabihin even number. Okay? Ang mangyayari is add numbers in array ignoring number. Okay? Plus number. Ah, ito pala. Sorry. Hindi pala even number. Add number. Divisible by 2 not equal to 0. Okay? So mga even numbers yung kukunin. Ang mangyayari is mapupunta dito. So mapiprint siya kapag merong add number na nakita doon sa value ni I. Okay? Divisible by 2 not equal to 0. So sa add number. So yun yung mapupunta dito. Okay? Magti-trigger lang tong statement na to kapag halimbawa si I is nandun na sa 0. Magti-trigger naman tong statement na to or lalabas tong statement na to kapag meron siyang nakitang add number. Then continue. Anong mangyayari? Else, yung sum, etong 0 natin dito sa taas, na equal to 0, plus numbers. So, ibig sabihin lahat daw nung hindi makukuha nung mismong program na dito, mula dito hanggang dito, okay, mapupunta kay else. Ang gagawin niya is, gagamit tayo ng Java operator na addition plus
na lahat ng value ni i. So ang mapiprint dito is sum of all even numbers is equal to plus sum. Okay? So yung value ni sum, lahat ng plinas na number, even numbers dun sa loob ng numbers. Okay? So ang kalalabasan niyan, ito po yung output. Okay? Ano yung magiging output? Okay? Ilan ba yung even number, ilan ba yung odd numbers natin dito sa array natin? Meron tayong 23, 19, 23, 39, 65, 55. Okay? Ito pala. Kita mo na yan. Ayan. Ito na po lahat. 23, 19, 23, 39, 65. Ba't di lumabas yung 55? Ah, okay. So, even siya. Okay. Okay, yun lang po yun. Tapos ang mangyayari, sabi ko nga sa inyo, kapag once na halimbawa si object is umabot sa zero, ito naman po yung magti-trigger sa kanya. Kaya lumabas si break statement coming because number is zero. Sir. Po. Yung naglalag po yung share screen nyo. Okay. Yun. Okay. Yun lang po yun. Tapos umabot dito sa baba, break statement coming because number is zero. So lumabas din siya itong statement na to. Then lahat po ng even number is plinas niya. So naging 206. Yun lang po yun. Wala nang tanong? Ano yung tanong mo, Herbacio? Ronet? Wala si Ronet. May tanong po kayo? Ano yung Ronet? Ronet? Bakit po, sir? Lala, kanina tumawag ka. Hindi ka tumawag sa akin? Hindi po sir, naglalag po yung share screen nyo kanina. Ah, okay. No, medyo mapangit yung connection ko. Pero yun lang po yun, nakakuha naman. I-upload ko naman tong video.